Ngayong episode, kilalanin natin ang ilan sa mga idol nating players na naglalaro sa Maharlika Pilipinas Basketball League o tinatawag na MPBL. Kamusta na nga ba sila? Ano ang kanilang pinagkakaabalaan ngayong lockdown? At malalaman din natin kung paano sila nagsumikap sa kanilang basketball career at siguradong marami tayo makukuhang mga aral galing sa kani-kanilang mga istorya. Sabay-sabay natin tunghayan ang kwentong hoopex ng point guard ng Quezon City Capitals na si Jonathan Boholano Jr. Kumpiyansa lang talaga dito kay Ongte. Uy! Da naman nung galang! Uy! Pinuntahan din natin ang Cavitenyo guard na si John Puroy Cantimbuhan na naglalaro sa Imus Bandera. At kamustahin din natin ang former PBA player na si Cyrus Tabi na naglalaro na sa Team Bacolod City. Yan ang mga istoryang dapat nyong abangan dito sa Kwentong Hoopex! Kamusta mga ka-hoopex? What's up sa inyo? So ngayon nandito tayo sa Tagaytay City! Kung san-san po tayo agad na papalapad. So ngayon una nating kikilalanin ang 23 years old na point guard from Quezon City Capitals at siya ay si Jonathan Boholano. At balita ko binansagan tong Blake Griffin nung naglalaro pa siya ng college. Bakit kaya? Ang ating destinasyon, Pasig City! Let's go! What's up mga ka-hoopex? Ako nga pala si Jonathan T. Boholano Jr., 23 years old, point guard, shooting guard, 5'11", nakatira sa Pasig at naglalaro sa Quezon City Capitals. JD Vidal going to Abrigo, inside to Boholano, look at that last play! May kukumpare ko ang aking laro kay Blake Griffin. Tinawag akong Blake Griffin nung college days ko dahil may pagkakahawig kami sa laro at kaya kong mag-dunk nung panahon na yun. Ang pinag-aabalaan ko ngayong lockdown ay aking trabaho. Siyempre, may pamilya na ako kaya kailangan kumita, lalo na ngayon wala ding MPBL dahil lockdown. Mahalaga pa rin na bukod sa pagbabasketball, may stable na trabaho. Day 2 ng 25 push-ups for 25 days. Let's do it. Ginagawa kong training para makondisyon ngayon lockdown ay ang pagpapalakas ng upper at lower body. Siyempre pagka may bakanteng court, dinarayo pa yun para magawa yung skills training ko at siyempre pakondisyon din. Ang pinakamahirap na part siyempre is yung limitado na lamang yung oras mo dahil sa nakapokus na tayo sa pagtatrabaho. Basketball ako sa edad na 12 years old. At ang mga nag-influensya sa akin ay aking mga kaibigan. Ang pinakamasakit na na-experience na napagdaanan ko is nung first year high school ako, nabully ako dahil sa baguhan pa lang ako sa paglalaro ng basketball at wala pang alam. Nagsumikap ako para mag-improve sa paglalaro ng basketball dahil gusto kong patunayan na mali ang sinasabi ng iba na wala akong mararating pagdating sa basketball. Counted.
nakatulong sa akin ng paglalaro ng legal labas. Kasi dito ko natutunan kung paano mag-adjust sa paglalaro. Dahil hindi sa lahat ng liga, ikaw ang star. Pagiging student-athlete sa RTU, mahirap pero masaya. Mahirap kasi kailangan mong balansehin yung pag-aaral at the same time yung pagiging athlete mo. Masaya kasi maraming experience sa paglalaro ng basketball. Siyempre, andun yung marami tayong achievement na naibigay para sa school. Lalong-lalo na, siyempre, masaya kasi nung nag-mythical 5 ako sa Naasco Junior Season 16. Dati ako naglalaro sa Mandaluyong El Tigre. Na-scout ako ng Quezon City Capitals dahil twice namin silang nakalaban at siguro naging maganda at maayos ang aking laro kaya nila ako kinuha. Yun ko sa paglalaro ng basketball, syempre ang magulang ko, pati na rin ang sarili kong pamilya. Best tips ko para sa mga gustong makapaglaro ng NBBL, siguro play smart at hard work lang. Walang imposible kung pag nagsusumikapan mo, syempre. At syempre, tiwala sa Diyos. Next big goal ko, syempre, maibalik ko yung tulong na yun ay binigay ng magulang ko. At syempre, mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya ko. NBA team ko syempre, San Antonio Spurs. Kasi alam nila ang bawat role nila sa team at teamwork ang nananaig para manalo sila. Gusto kong maka one-on-one na player ay siguro si Kuya Ron J. Benavent. Dahil challenging siyang kalaro at marami kang matututunan pagdating sa kanya. Most points ko siguro is 60 points. Yung MVP awards naman, maraming beses na rin tayo nag-MVP. Pero hindi na importante sa akin yun. Ang mahalaga kasi sa akin talaga is yung mapakita ko yung laro ko at matulungan ko yung team. Ang favorite vlogger ko, siguro talaga, si Kong TV. Kasi ang gusto niya, lahat sila umangat, hindi lang siya. Top 3 basketball sneakers. Narito yung Jordan 32. Nandito rin yung Nike Zoom Live 2. Siyempre, di mawawala yung Kobe Phenomenon 6. Thank you, Hoopex Basketball. Shoutout nga pala sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Siyempre, sa Blacktop Philippines. Sa solid, napakaganda at super quality jersey. For more design updates, please follow us on Facebook, Blacktop PH. Kumpiyansa lang talaga dito kay Ong Teng. Uy! Ganda naman nung galaw. Uy! Pinuntahan din natin ang Cavitenyo guard na si John Puroy Kantimbuhan na naglalaro sa Imus Bandera. What's up, Kahoop X? Ako nga pala si John Kantimbuhan. So welcome back na naman po sa panibagong X-Vlogs. Yan, ito ang pinaka-favorite ko. So today, ngayon sa X-Vlogs na to ay magbabasa ulit tayo ng mga comments ng mga ka-Hoopex dyan. At sisimulan ko na kay John Brick Santos. Hoopex Basketball Giveaway. Another prospect na naman at another inspiration player. Sana maraming pang ma-featured na player katulad nito para dumami pa ang maging inspired sa paglalaro ng basketball. Yun! Iyan! Sabi mo, Ash. So, salamat po. Sabi mo, Ash.
Pumunta talaga tayo dito sa Tagaytay para magbasa ng comments eh. Pumunta talaga tayo dito sa Tagaytay para magbasa ng comments eh. No? At ang isusunod ko ay si Arjan Solano. Yan. Ang gaganda po ng video nyo at sobrang nakaka-inspire po. More videos po. God bless yon. So shoutout po sa inyong dalawa. Yan. Yan. So, dito naman tayo. Yeah, may nakita akong comment dito kay John Rick Palacio. Humble and responsible. Malayo mararating yan. Pagpatuloy mo lang yan, maaabot mo rin pangarap mo. Hashtag kwentong Hoopex. Hashtag Hoopex. Hashtag number one fan. Hashtag road 200k subs. Hashtag iron sharpest. Sharpens iron. So comment niya po kay Harold yan. Yun, salamat po. Susunod naman natin kay Gus Cycloholic. Hoopex basketball giveaway. Basta gusto mo ang isang bagay na makamit, huwag mo susukuan. Kasi makakamit mo ito, madami man dumating na problema para pababain ka, manatili kang matatag kasi sa huli makakamit mo din ito. Parang madrama yan ah. Para pang MMK yun. So ayan, maraming salamat po sa mga nag-comment mga ka-Hoopex. Yes. At huwag kayong mag-alala, hindi po masasayang ang effort nyo sa mga comments nyo. At dahil yan, syempre meron tayong giveaway. Yun, tawag ko nga dyan yung brand new na bagong sapatos. Yan. Kailan yan? Sa August? Oo, sa August na yan. Yan, malapit na yan. So di rin kami makapagantay para makapag-give back sa mga ka-Hoopex natin dyan. So, yes sir. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na episode. Peace!